Mga pre, kumusta? Ano nang ginagawa nyo? Meron ba kayong bakanting dingding na wala pang pintura? Lika, gawin nating faux concrete finish. So mga pre, meron akong bakanting dingding dito na ganito. Palitada pa lang. 12 years old na to. Gagawin nating faux concrete finish. Ito yung uso ngayon, yung industrial look. Paintless, yung exposed concrete ang itsura. Okay, i-prepare na natin ang mga kailangan natin. Rodelang bakal. Paleta. Drill with mixer drill bit. Baby roller and pan. Balde. At basahan. 4th cement na gray and 4th cement na white. Boysen Construct K201 High Performance Acrylic Skim Coat. Boysen Clear Acrylic Quick. Boysen Clear Acrylic Emulsion. Painter's Tape. Sandpaper na 240 grit. Una, dapat wala pang paint. If yung may paint talaga ang napili nyong wall, kailangan nyo itong strip down to bare wall. Pangalawa, mas maganda kung may palitada na. Pwede din namang wala pang palitada, pero magastos ito. Marami masyadong kakaining skim coat. Pangatlo, hindi na kailangang lasunin. Basta more than 7 days old na yan or 28 days old sa malalamig na lugar, okay na yan. Pang-apat, clean the wall. Especially kung old walls kagaya nito. Alisan nyo ng alikabok, agyo at iba pa. Then, lagyan nyo ng painter's tape ang mga sides na kailangang lagyan. At panglima, dump natin ang wall gamit ng basang basahan. Mga pre, iba-iba ang shade of gray ng Portland cement depende sa brand. May dark talaga at may medyo light. Kaya stick lang kayo sa iisang brand lalo na if malapad ang gagawin nyo para consistent ang pagka-gray. Karaniwang practice ay pinaghahalo ang gray at white cement para maging lighter ang finished product. The usual mix ay 1/4 white and 3/4 gray. Ganon din ang gagawin natin ngayon. Pero pwede din namang wag nang maglagay ng white cement. Nasa inyo yan. Itong isang balde na to ay 4 liters. Malapot na puting liquid ang laman nito. So 4 liters to, kapalahatiin natin para makuha natin ay 2 liters. Equivalent yon sa 2 kilos ng cement. Sali na natin. Ang ratio ay 1:1. Kung gaano kadami ang construct, ganun din ang semento. Huwag nyo nga haluan ng tubig. Kalahati na ba? Di pa. Alright! 1 kilo natapon. Sayang. And then, kalahati na ito para 1.5 kilos. So that's 1.5 and kalahati ng white, total of 2 kilos. Take note mga pre na fast drying to. After 1 hour, pwede nang mag-recoat. So ang timplahin nyo munang dami ay yung sa tingin nyo ay kaya nyong ipahid within 1 hour or less. Alright. Ang unang application natin ay lalatagan lang muna natin ang buong wall para maging makinis ito. Modelang bakal ang gagamitin natin.
napakinis na natin mga pre yung ating rough wall. Kain lang natin matuyo ng 24 hours then kinabukasan na tayo mag-design ng pagod. Pag tuyong-tuyo na siya, may mga portion pa na kasapa. Sa second application natin, gawin nating random ang hagod. Paleta naman ang gagamitin natin. Sa part na to, mas okay kung iisang tao lang ang gagawa, lalo na kung malapad ang wall na ginagawa nyo. Para iisa ang style ng stroke. Magiging medyo visible na kasi ang mga strokes na to sa finished product natin. Okay. Tuyuin muna natin. Sa third application, parehas lang ng second application. Yung mga hindi nadaanan ng second application, yun naman ang tututukan natin ngayon. Same random strokes lang ulit. Ito na yung finished skim coating natin. Dahil acrylic siya, hindi siya nagpupulbos. After 7 days, pwede na tayong mag-light sanding kung kailangan. 240 grit lang or higher. Applyan natin ng top coat para may protection siya sa gasgas at dampness. Ang gagamitin natin ay Boysen Acrylic Emulsion at gagamit tayo ng roller para i-apply ito. To achieve matte finish, Boysen Matte Shield ang ipang top coat nyo. Yun din sana ang gusto ko, wala lang akong mabilhan ng matte shield. Ito ay pagkatapos ng 2 coats ng acrylic emulsion. Kumintab na siya. Alright! Tapos na mga pre. Faux concrete finish DIY.